umaga po sa inyo. Narito na po ulit tayo. Tutuloy natin yung ating pag-aaral sa Aklat ng Juan. At paalala po lalo na sa mga kapatiran sa Taiwan, lahat ng mga manggagawa at lahat ng mga tumatayo roon, pakilista po ninyo yung mga verses na ibibigay ko ngayon at tiyakin ninyong ma-master po ninyo yan. Hindi nyo man masaulo ng word per word, at least alam ninyo kung saan ninyo hahanapin yung mga talata para hindi kayo madadaya. Maraming mga katuruan ngayon na hindi tama tungkol sa Panginoong Jesus. Ang masakit niyan, ang Panginoong Jesus pa naman ang ginawa ng Ama na daan papunta sa Kanya. Kaya pagka nagkamali ka ng paniniwala tungkol sa Panginoong Jesus, nasa shaky ground ka. Ang iyong pundasyon ay hindi matibay. Hindi pwedeng pundasyon yung pagkakaibigan nyo na lahat kayo ay sa isang church dumadalo. Hindi pwedeng pundasyon yung kamag-anak mo. Hindi pwedeng pundasyon yung magandang music ministry sa church o yung magaling na pagsisermon. Ang pundasyon na mananatili ay yung tamang paniniwala, tamang katuruan, yung katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Kaya manalangin po muna tayo, hilingin natin ang gabay ng Panginoon. Manaming Diyos, marami pong salamat sa mga pag-aaral na ibinibigay niyo sa amin, Lord. Kayo lamang po ang dapat parangalan at dakilain, hangaan, pasalamatan, itaas, matanghal. Salamat po, O Diyos. Niling ko po sa Banal na Espiritu na pumilos sa amin. At habang nag-aaral kami ng inyong mga salita, Lord, patibayin niyo kami sa bisa ng inyong kapangyarihan at ng inyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Sanctify us by your truth. Your word is truth. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa inyo. Happy birthday, Ketch. Lahat po ng mga nasa Pilipinas. Faith, si Chanel, habang bata, ituro nyo sa kanila ito. Yung mga anak nyo dyan. Rene Rose, kumusta na kayo dyan? At lahat ng mga nasa Taiwan, nasa Australia, nasa US, sa Canada. God bless po sa inyo. Nasa Bulacan, sila Sister Rosemary de la Cuadra at yung iba pa po. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Sige po, mag-aral na po tayo. John chapter 10 verse 31 to 33. John chapter 10 verse 31 to 33. Hallelujah. Alam nyo, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga nagsishare ng mga video. Isang paraan nyo na yan na makapag-evangelize tayo sa mga kaibigan ninyo kahit hindi kayo nagsasalita sa kanila. Purihin ang Panginoon. John chapter 10 verse 31 to 33. Ganito po ang sinasabi. Nang marinig, tandaan nyo, sa verse 30 sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. O, yun po yung diniscuss natin kahapon. Pagdating sa verse 31, nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? 33. Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Okay. Alam nyo, kaya nga ipinapako ng mga tao ang Panginoon, kasi ayaw nilang maniwala na siya ay Diyos. Ayaw rin nilang maniwala na siya ay anak ng Diyos. Ayaw nilang maniwala na siya ay nanggaling sa kalangitan. Ang pinaninindigan nila, anak lang ito ni Maria, kaya nga anak ng tao, tawag niya sa kanya minsan eh. Pero naipaliwanag ko na rin yan, yung anak ng tao, bakit sinasabi ng Panginoon yon? Tignan nyo na lang sa ibang mga devotion. Siguro maganda mag-umpisa kayo. I-scroll nyo yung Facebook, mga umpisa, mga chapter 1, chapter 2 ng devotion natin. Ano po?
Okay. So alam nila, sabi nila, babatuhin nila ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ba't niyo ako babatuhin? Dahil doon sa mga ginawa kong maghimala? Sabi nila, hindi. Kaya ka namin babatuhin kasi tao ka lang. Sinasabi mo na Diyos ka. Ginagawa mong Diyos ka. So sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, yung pagkakapantay ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. He is God in the flesh. Nung naririto po siya sa lupa at nagkatawang tao, siya ay Diyos pa rin. No, he is man and God in one person. Isang napakadakilang misteryo yan. No, kaya marami-rami itong verse na to, kaya mag-umpisa po tayo. No? Isulat niyo po itong mga talatang ito. Mateo chapter 1, verse 23. Ang Panginoong Jesus ay Diyos, mga kapatid. Yung mga nasa ibang bansa o nasa Pilipinas na naghahanap kayo ng church, tatanungin nyo agad dun sa church kung bagong punta nyo ron, naniniwala ba kayo na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Pagka sinabi nilang oo, okay, medyo first step na. Okay, Mateo chapter 1, verse 23. O, lista po natin, sabi rito, Mateo chapter 1, verse 23. Isa munang paalala mo nga sa akin, mabatiin natin. Baka makalimutan ko pa, Raph, happy birthday sa iyo. Yung isa pong kapatira natin ay nagbe-birthday sa Kaohsiung, sa Daliao. Mateo chapter 1, verse 23. Sabi po rito, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sa pangalan pa lang ng Panginoon, Emmanuel, ipinapakita na yung kanyang katatayuan, kasama natin ang Diyos. Pumunta tayo sa Mateo chapter 2, verse 11. Mateo chapter 2, verse 11. Alam natin na walang ibang pwedeng sambahin kundi ang Diyos. Ano po? Mateo chapter 2, verse 11. Sabi po rito. Okay na? Pumapasok ba? Sabi po rito, pagpasok nila sa bahay, sino po ito? Yung mga pantas na lalaki na dumalaw sa Panginoon para magdala ng mga regalo. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Pagpasok ng mga pantas na lalaki, lumuhod sila at sumamba, hindi po kay Maria. Hindi sila kay Maria lumuhod. Lumuhod sila dun sa sanggol. Ano po? Ulitin ko yan. Nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria, lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Okay? Tuloy po tayo. Mateo chapter 3, verse 3. Tapos babasahin din natin yung Isaiah chapter 40 verse 3. Ilista mo na pareho yung talata. Mateo chapter 3 verse 3 at saka Isaiah chapter 40 verse 3. Parallel po kasi yan. Ano ibig sabihin ng parallel? Parehong talata. Binanggit lang doon sa ibang bahagi, binanggit din dito sa bahaging ito, pero pareho sila ng sinasabi. Tungkol po ito kay John the Baptist. Tignan ninyo. Mateo 3 verse 3. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya. So, sa Old Testament, nung sinabi raw ni Isaias, sa Isaias 40 verse 3 yun, mamaya natin babasahin. Nung binanggit raw ito roon, si John the Baptist raw ang tinutukoy. Ano yon? Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang daraanan. Hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, sinasabi nga na yung ipapanganak, siya ang Panginoon. Now, mas pinaglinaw yan. Pumunta tayo sa Isaiah chapter 40, verse 3. Ano ba yung sabi rito? Isaiah chapter 40, verse 3. Sabi dyan, no? Bibilisan ko lang po ito, no?
enumeration of verses lang tayo ngayong umaga. At I encourage you, mga kapatid, pagtibayin niyo ang sarili ninyo sa katotohanan, sa katotohanan. Dahil kung ang Diyos, kung ang Panginoong Jesus na pinananaligan niyo ay tao lamang, mahina yung pinananaligan niyo. Ang Panginoong Jesus na pinananaligan natin ay Diyos, nagkatawang tao. Isaiah chapter 40 verse 3. Sabi po rito, may tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao. Sino po yon? Si John the Baptist yon. Ano sabi? Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon, gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Tinawag rito, ang Panginoong tinutukoy dito, na isinisigaw. Ano raw ron? Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Next, Hebreo chapter 1 verse 6. Hebreo chapter 1 verse 6. Kung wala kayong panulat dyan, mga kapatid, i-review nyo mamaya itong video at ilistan nyo po yung mga talata. Hebreo chapter 1 verse 6. Dali lang po, medyo bago-bago pa yung Bible, mahirap buksan. Sabi rito, at nang ipapadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, Solen Marie, nasa Dubai ako ngayon, si Solen Marie Benzer. Sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Pati mga anghel, inuutusan na sambahin ang Panginoong Jesus. Ang anak ng Diyos ay sambahin kahit ng mga anghel. Tuloy po tayo, Mateo chapter 14 verse 33. Mateo chapter 14 verse 33. Mahalaga na may mga alam tayong talata na pang-encourage, pero mas mahalaga na alam natin yung mga talata sa Biblia tungkol sa Panginoong Jesus. At yun po ang pananganan natin, wag yung sinasabi na ibang mga tao, lalo na yung mga mahilig dyan manood sa internet, na wala ka namang hawak na Bible, nakikinig ka lang at paniwala ka ng paniwala, tignan natin yung mga nakasulat sa Biblia. Mateo chapter 14 verse 33. Sabi po rito, ito yung yung nasa tubig sila at pinayapa ng Panginoon yung tubig, no, yung alon. Di lumakad sa tubig si Pedro po, di po ba? Tapos nag-alala siya, nakita niya yung mga alon. Tumawag siya, Panginoon, ligtas niyo ako. Tapos agad naman siya inabot ng Panginoong Jesus at hindi na siya lumubog. Tapos pumasok sila sa bangka. Verse sa 32 ako mag-umpisa. Pagsakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. 33. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. May mga nagsasabi, ang anak ng Diyos, hindi Diyos, anak lang. Tandaan ninyo, yung pagiging anak ng Panginoong Jesus, hindi kagaya ng pagiging anak ko itong si Wewe. Hindi ibig sabihin na ganun, kasi ang Panginoon hindi nakipagtalik kay Maria. No? Inilagay si Maria do, yung ang Panginoong Jesus ay nagpaliit ng napakaliit at inilagay sa sinapupunan ni Maria. Walang participation si si Mary, hindi nakipagtalik ang Panginoon. Mayan pa yung iniisip ng iba eh, no? At ang Panginoong Jesus, bago siya nagbago ng anyo, naroroon na siya. Tuloy pa po tayo. Ang Panginoong Jesus, Diyos na bago siya nagkatawang tao. Tapos bumalik siya sa pagka-Diyos. Tignan nyo na lang po yung umpisa. Pumunta kayo sa YouTube. Tapos sa YouTube, Joel Masaredo, i-type nyo. Pumunta kayo sa mga playlist. Hanapin nyo ron yung series ng John
Tapos panoorin nyo yung umpisa, John chapter 1. At nandun po yung mga paliwanag. Okay, John chapter 20, verse 27 to 28. John chapter 20, verse 27 to 28. Kasi kung mag-i-scroll kayo sa Facebook, masyado nang malayo yung i-scroll nyo. Kaya pumunta na lang kayo sa YouTube, type nyo Joel Masaredo, pumunta kayo sa mga playlist, tapos hanapin nyo rin yung series ng John, panoorin nyo yung chapter 1. Okay. John chapter 20, verse 27 to 28. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Tignan mo ang mga kamay ko, hipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na." 28. Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." No, diniklara yon ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Now, sa 29, sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." May mga nagsasabi na, eh, nagulat lang si Tomas dyan. Hindi naman talaga, nagulat lang siya sa sinabi niya. Now, kung mali yung pagkakapahayag ni Tomas rito, na Panginoon ko at Diyos ko, ang dapat pong ginawa ng Panginoon, ikinorek siya. Nasasabihin sa kanya, "Tomas, mali ang sinasabi mo, nagulat ka lang." Hindi. Ang sinunod na sinabi ng Panginoon, pagkatapos i-declare ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, ang sinabi ng Panginoon, "Naniniwala ka na dahil nakita mo ako, mas mapalad yung naniniwala kahit hindi ako nakita." So mapalad kayo kung kayo ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Panginoon at Diyos. Mapalad kayo. Mateo chapter 28 verse 17. Mateo chapter 28 verse 17. Oh, nakakakalahati na po tayo. Sabi po rito, Mateo 28:17. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya. Kahit na ang ilan ay may pagdududa. Tingnan ninyo ito. Doon muna tayo sa positive. Nung makita nila ang Panginoong Jesus, sumamba sila sa kanya. Oh, hindi ito isolated yung pagsamba sa Panginoon. Hindi si Tomas lang yan. Lahat ng yung mga nakakita sa Panginoon ay sumamba. Kahit na nung sanggol pa lang ang Panginoon or mga 2 years old, no, ang Panginoon, sinasamba na ang Panginoong Jesus. Maliit na bata pa lang, sinasamba na po siya. At nung nasa bangka, sinasamba na ang Panginoon. At doon sa Hebreo 1:6, ano sabi ron? Sinabihan na ng Panginoon, kahit yung mga anghel, sumamba. Kailan, nung nasa langit ba ang Panginoon? Hindi. Nung ipadala ang kanyang anak. Balikan nyo yung Hebreo 1:6. Nung ipinadala ang kanyang anak, nung magkatawang tao ang kanyang anak, sinabi ng Diyos Ama, sambahin siya ng mga anghel. So, yung pagluhod sa Panginoon is not isolated. It is being said, bago pa ipinanganak ang Panginoon, nung ipinanganak ang Panginoon, nung nangangaral na ang Panginoon, nung nabuhay sa mga patay ang Panginoon. At mamaya, pagdating sa langit, nung umakyat na sa langit ang Panginoon, bibigyan ko kayo ng talata, sinasamba pa rin siya. It is consistent, Old and New Testament, sa lahat ng bahagi ng buhay ng Panginoon, sinasamba siya. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ang masakit dito, doon sa 17, kahit na ang ilan ay may pagdududa, meron pa rin nagduda, sino kaya yung mga yun? Nakita na ang Panginoon, sinasamba na ng iba, meron pa rin nagdududa. Alam nyo, ang revelation does not guarantee faith. Revelation does not guarantee faith. May mga iba pa nga nagsasabi, seeing is to see is to believe. Eh ito nga, nakita na ang Panginoon eh, ayaw pa maniwala eh. No? Ang kailangan mo, bukas yung puso mo na tanggapin yung katotohanan, at pag nagbukas ka ng puso sa Panginoon at lumapit ka sa Kanya, maaalis yung talukbong sa isipan mo. Yun ang kailangan. Kaya nga sinasabi sa inyo, huwag kayong makikipagdebate. Huwag nyo isipin, ang dami ko na alam na talata, hanapin ko nga dyan yung ibang paniniwala. No. Ang kailangan lumapit sa Panginoon ng buong puso para mawala yung talukbong sa kanilang kaisipan.
ililista ko na lang yung verse, isulat mo na lang. Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 15 to 16. Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 15 to 16. Yan, basahin nyo na lang sa ibang pagkakataon. Okay. John chapter 5, verse 18. John chapter 5, verse 18. Ito po tayo, ano po? John chapter 5, verse 18. Hernando Legazpi, ilista nyo itong mga talata na ito. Natutokso na ako magpa-exam sa mga manggagawa sa Taiwan pagdating ko ron. John chapter 5, verse 18. Sabi po rito, umpisahan ko sa verse 17 ng pagbasa po, ah. Umpisahan ko sa 17. Gido, tandaan mo itong mga verse na ito. Gido. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Verse 18. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Pagka may nagsabi sa inyo, anak lang siya ng Diyos, hindi siya Diyos, siya lang yung anak, so hindi siya kapantay. Ito babasahin ninyo at tatandaan ninyo itong talatang ito. Kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Nung tinawag ng Panginoon ang ama na sarili niyang ama, ipinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Ganun din yung kaisipan ng mga tao. Alam ng mga tao yon. Kaya nga gusto nilang patayin ang Panginoon. Eh. John chapter 19, verse 7. John chapter 19, verse 7. Sabi po rito, pero, no, sa harap ni Pilato, ito yung mga Hudyo nagsasalita. Pero nagpumilit ang mga Hudyo, may kautusan kami, at ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Alam nyo, yung mga nagpapako sa Panginoon, isa sa mga dahilan nila, dahil hindi sila naniniwala na anak ng Diyos ang Panginoon. Hindi sila naniniwala. Gusto nilang panatiliin na tao lang ito. Kaya galit na galit sila pagka sinasabi ng Panginoon na ako'y anak ng Diyos. Ang Diyos ay aking ama. Galit na galit sila ron. Dahil para sa kanila, ipinapantay nito ang sarili niya sa Diyos. Pero wala kayong sinasabi dyan na sabihin ng Panginoon, hindi ko pinapantay sarili ko. Anak lang ako. Hindi. Tuloy po tayo. Revelation, hindi muna. Hebreo chapter 1 verse 3. Hebreo chapter 1 verse 3. Hebrews 1 verse 3. Sabi po rito, sa kanya, umpisahan ko sa verse 2, ano po? Umpisahan ko sa verse 2. Ulitin mo nga i-type. Umpisahan mo sa verse 2. Hebreo chapter 1 verse 2 to 3. Ngunit nitong mga huling araw nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ano sabi rito sa verse 3? Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Napakaliwanag po. Kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Hello there, Brother Ernie Alberson, Deacon. Okay, tuloy pa tayo. Colossians chapter 1, verse 19.
Colossians chapter 1 verse 19. Pag-uwi ko nga dyan next week sa Taiwan, lahat ng mga sasalubong sa akin, papakita nyo sa akin yung listahan ng mga talata na nilista nyo. Colossians chapter 1 verse 19. Sabi rito, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. It pleased God. No? Natuwa ang Panginoon. Nananahan sa Panginoong Jesus ang lubos na pagka-Diyos. Revelation chapter 5 verse 7 to 14. Pahayag chapter 5 verse 7 to 14. Revelation. Raymond, nagbabiyahe ka na ba? Kapatiran po natin manggagawa dito sa UAE. Brother Raymond, Tagalog, Biudes. Revelation chapter 5 verse 7 to 14. Ngayon, mga kapatid, babanggit ako sa inyo ng mga talata sa pahayag, sa Revelation. Palagay ko naman, dito sa Revelation, hindi na nagkakamali ang mga tao. Hindi nagkakaroon ng interpretation na mali. Sa langit na po ito, sa kabilang buhay na ito. See you later, Brother Raymond. Revelation chapter 5, mag-uumpisa ako sa verse 7 hanggang 14. Napakaganda nitong talata na ito. At habang binabasa ko siya, pasalamatan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, Lord, we praise you, we glorify your holy name. Hallelujah. Sabi rito, lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanan kamay ng nakaupo ron. Diniscuss ko na po ito kahapon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang apat na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Sa langit na, sinamba pa ang tupa. Ang Panginoon po iyon. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Tingnan niyo yung awit. Verse 9, kayo ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng dugo niyo ay tinubos niyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. 10. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Yung maghahari sa mundo, mga kapatid, kakaiba pa yon. Ako, sa ibang panahon na natin i-discuss yan. 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyon-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono sa apat na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno, umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Hallelujah! Ang tupang pinatay ay karapat dapat tumanggap ng He is worthy to receive glory and honor and praise and riches and wisdom and strength and glory and praise, no? Now, verse 13. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. No, lahat umawit. Mga kapatid, kasama tayo dyan. Aawit din tayo ron, kasama sa Panginoon. Sabi rito, ibigay sa nakaupo sa trono, ang ama po yun, ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa. Sino ang tupa? Ang Panginoon. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa, ang ano? Ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan, magpakailanman. Sumagot ang apat na buhay na nilalang, amen, at lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Oh, hallelujah. Panginoong Jesus, huwag natin siyang mamaliitin. Huwag natin siyang ibababa ng mas mababa sa Ama. Nagpakababa po ang Panginoon. Nung siya ay naririto sa lupa, itinanghal niya ang Ama. Nagpalit siya ng anyo. Ibinigay niya yung kanyang sarili para mamatay para sa atin. Pero pagdating sa kalangitan, mga kapatid, hallelujah, pagdating sa kalangitan, kasama ang Ama
nandoon ang tupa ang Panginoon. Sinasamba silang magkasama, pinupuri sila, pinararangalan. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Hallelujah. Revelation chapter 22 verse 1. Naku po, tapos na pala tayo. O, huling verse na ito. Revelation chapter 22 verse 1. Sabi po rito. Pahayag, chapter 22, okay na? Verse 1. Revelation 22:1. Sabi rito, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Makikita natin yung ilog na yon, mga kapatid. Makikita natin yan. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa. Verse 3, tuloy ko na rin. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang dyan na muna tayo. Mga kapatid, Jesus is God. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kapantay po siya ng Ama. Pero nagkatawang tao siya, nagpakababa siya. Pilipos chapter 2 po yan. Ibinaba niya yung kanyang sarili. Ilista mo na rin yung talata para doon sa iba na hindi pa alam yon. Pilipos chapter 2. Ibinaba niya yung kanyang sarili. Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 8. Bakit niya ibinaba yung kanyang sarili? Kung hindi ibababa ng Panginoon yung kanyang sarili, hindi tayo makakasumpong ng kaligtasan. Hindi tayo magkakaroon ng relasyon. Hindi mapapatay ang Diyos sa kanyang lubos na kaanyuan. Kaya't kinailangang magkatawang tao ang Panginoon, ang Diyos na buhay. The Word, ang Logos, ang Salita. Oh, hallelujah. Pag-aralan po ninyo yung mga talata na yan, isaulo nyo yan, i-meditate nyo palagi yan. Jesus is God. Kapantay po siya ng Ama. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, meron po akong announcement. Una sa lahat, happy birthday doon sa mga nagbe-birthday. Si Rafi. Rafi, happy birthday sa'yo. At si Ketch, happy birthday. Mga kapatid, bukas po, hahayo kami sa isa pang Emirates ng UAE sa Ajman. Pero dahil may trabahong panggabi yung dadalawi namin doon at yung isa pa ay, yung isa naman deo, maaga kaming aalis po at ang totoo, hindi ako matutulog rito, makikitulog ako doon sa kapatiran na magiging guide ko. Kaya baka hindi ako makapag live devotion. Kapag hindi po ako nakapag live devotion, magkikita po tayo sa Monday na. I-review nyo na lang yung iba mga videos. Ngayon, titignan ko po kung tama naman sa oras at maayos ang signal. Ang ila-live ko po yung pagpunta namin doon sa Ajman at yung pakikipagkita namin dyan. Dex, ayan, si Brother Dex po ang tatagpuin namin. Tsaka si Brother JB. No, kaya abangan nyo lang po kung wala pong devotion bukas, ibig sabihin nasa paghayo po ako at hindi ako makapag live. Hindi rin po ako magkakaroon ng pagkakataon na mag-record in advance ngayon dahil pagka off ko po nito, pupunta na kami dun sa lugar na pagdadausan ng gawain dito at pagkatapos doon pupunta po sa Abu Dhabi. Gabi na po makakauwi, didiretso po ako dun sa aking tutuluyan. Kaya paumanhin po sa inyo. Tell, i-message mo na lang ako tungkol dun sa lesson para dyan sa Nueva Ecija. God bless you po. Patuloy nyo po kami ipanalangin rito. Panalangin nyo ang aking anak. Kasi pagbalik ko po sa Taiwan sa Martes, iiwan ko po siya rito para siya ang magtutuloy ng mga gawain kasama ng mga manggagawa na nandito po sa Dubai at doon sa Abu Dhabi. At kapag loobin ng Panginoon, ang balik ko po rito ay sa mga later part of July. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo.